I-solve natin ngayon itong problem na to. Solve triangle ABC if A, ito angle to ah, is equals to 45 degrees 22 minutes, A is equals to 2.95 centimeters, and B, 3.52 centimeters. So, maganda, i-drawing muna natin. So, sabihin natin, ganito yung itsura ng triangle natin. And then, ang angle A ay 45 degrees 22 minutes. So, paano ngayon to? Itong 22 minutes, pwede nating i-convert to sa degrees, that is, sa 1 degree, merong 60 minutes. So, parang ano lang to sa orasan eh, 1 hour is equals to 60 minutes. So, ngayon, kung i-convert natin sa degrees itong 22 minutes, cancel ngayon to, ang sagot ngayon dito ay, ito ngayon, 0.367 degrees. And then, i-add ngayon natin to dito sa may 45 degrees. So, itong angle A natin ay, so, ito ngayon, 45.367 degrees. So, ganyan lang pag-convert niyan. Sa calculator nyo, aralin nyo yung calculator nyo kasi pwede nyo na, nagko-convert na yon ng degrees to minutes and vice versa. So, aralin nyo paano gawin yan sa calculator nyo. Meron pa kasing isa to eh, yung seconds eh. Okay. So, madali lang din naman yon. Pag may seconds yan, i-convert yung seconds to minutes and then minutes to degrees. So, ayan. So, basically, ganun lang. So, ito yung ano natin, yung angle A natin ngayon. And then, papansinin natin, para ma-solve natin itong triangle natin, gagamitan natin ito ngayon ng law of sine. So, pag ginamitan natin ng law of sine to, so, using law of sine, ang unang mahahanap na value natin dito ay itong angle B. Kasi, hindi natin magagamit yung, wala tayong makukuha sa C kasi wala siyang angle, wala rin siyang side. So, sabihin muna yung unang kukunin natin. So, that is, so, ito ngayon yung ano natin, ginamit natin, law of sine. And then, makukuha ngayon natin yung value ng angle B natin ngayon dito, which is equals to 58.116 degrees. And the rest follows. Kung i-solve natin lahat yung mga values nila, makukuha natin yung angle C as well as the side C. So, makukompleto na ngayon natin itong particular triangle na ito ngayon, itong triangle na ito ngayon. Pero, hindi nyo ba alam na meron pang isang pwedeng triangle na mabuo out of this given datas. Okay? Ito yung isang triangle na yun ngayon. Ito yung isang triangle naman na to ngayon. So, dito, yung A, ganun pa rin, yung angle niya, and then yung side A, ganun pa rin, as well as the side B. Pero yung angle na lumabas sa B natin ngayon dito ay 121.884 degrees. Okay? So, ilagay ngayon natin yung formula ngayon nito. Dito kasi sa ganitong ano niya, setup niya, sine B, ang lalabas diyan ay 0.849. So pag in-arc sine natin 'yan sa mga calculators natin, ang lalabas ito 58.116 degrees. Kasi ang kinoconsider lang ng calculator natin ay yung sa quadrant 1 lang, okay? Pero may isa pang possible na angle dito. Ito nga, itong 121.884 degrees. That is, ito ngayon. Kung isa-sign natin itong angle B na to, 58.116, that is sine 58.116, ang lalabas ay, babalik lang siya dito ngayon. Ganun din naman, pag itong 121, sinine natin to, ang lalabas sa sagot ay ito rin. So, essentially, equal ngayon silang dalawa. So, kung ganun, una, may angle tayo. Ito yung ginamit nating angle. Nakabuo tayo ng itong triangle na ito ngayon, yung nabuo natin. And then, pag yung isang angle naman yung kinonsider natin, itong triangle naman ngayon yung lumabas. So, ito yung tinatawag na ambiguous case. Ambiguous case. Ang Tagalog ng ambiguous, yung sa Tagalog, ito yung nakakalito o yung hindi malinaw. Ayan, kasi nga, dito, ganito yung scenario yung nangyayari. Dalawang triangle ang lumalabas. Okay, isang case lang to. Dito kasi sa ambiguous case, malalaman natin dito na pag binigyan tayo ng mga data, pwedeng walang triangle na lumabas doon. Pwede namang may isang triangle lang na lumabas. O kaya katulad sa ano na to, nakita natin ngayon dito, dalawang triangle yung lumabas. So, i-discuss natin yun bawat isa. Nangyayari itong ambiguous case pag ang scenario natin ay SSA, side-side, and the non-included angle. So, halimbawa dito kanina yung sa example natin. So, binigyan tayo ng dalawang side, ito, at isang angle na not included, okay? So, ganito, pag ganito yung nakita natin yung given ng mga data, ano ka agad natin, papasok ka agad sa atin yung ambiguous case, okay? So, paano natin malalaman kung anong
kalalabasan nung problem na sinosolve natin. So, ito yung mga guidelines natin ngayon. So, sa triangle na to, halimbawa, naglagay ngayon tayo dito ng altitude sa C. And then, kung gusto natin kunin yung H, that is, ito ngayon, sine A is equals to H all over B. O kaya naman, gusto natin kunin yung H, that is, H is equals to B sine A. So, ito ngayon, pagkuha ng height. So, ngayon, i-introduce na natin yung mga cases natin para sa ambiguous case. So, ito yung mga cases natin. So, okay. So, basahin muna natin. If two sides and an angle opposite one of them are given, three possibilities can occur. So, ito nga yung SSA na kind of situation. Dalawang side and then the non-included angle. So, may tatlo tayong possible cases. So, pwedeng una, walang triangle na mag-exist. And then, pwedeng dalawang triangle yung lumabas. So, ayun nga yung example natin kanina, nakita natin. Sa isang given, may dalawang triangle na possible. And then, the third one, exactly one triangle exists. So, isang triangle lang yung lalabas. So, okay, tignan natin tong case 1. Walang triangle na lumabas. Ayun ay mangyayari pag yung A ay acute at itong angle natin ay acute angle. So, napapansin nyo rito. And A is less than H. So, papansin natin, ito yung A. Ito naman yung H, yung height. So, obviously, pag yung A ay mas maliit sa H, hindi nga talaga siya aabot dito sa dulo. Kaya walang mabubuong triangle. Pag acute yung A. So, pwede rin naman yung A ay obtuse, katulad dito. Obtuse triangle ngayon to. And A is less than equal to B. So, pag yung A ay mas maliit sa B, hindi talaga siya aabot dito. Pero, kahit na magpantay sila nito ng B, pareha sila ng sukat. So, kung ganito kahaba yung B, sabihin natin yung A, madagdagan ng konting ganito, hindi pa rin siya aabot dito. Kaya, walang triangle pa rin ang mabubuo. And then, two different triangles exist. So, ito yung katulad yung nangyari kanina. So, ito naman, mangyayari naman to pag yung angle natin ay acute and H is less than A, less than B. So, pag yung dito muna tayo sa part na to. Yung H ay mas maliit kesa sa A. Ibig sabihin, itong A ay mas mahaba siya. Mas mahaba siya kumpara sa H. So, ito nakita natin dito. So, dito. Pero yung A natin ay mas maliit kesa sa B. Ang pinakamahaba yung B. So, dito, dalawang triangle ang pwedeng mabuo. Ito, itong triangle na to ngayon. Itong unang triangle. And then, ito naman yung pangalawa. Ito. So, kasi ito yung A natin eh. So, ito yung A natin ngayon. Pwede siyang ganyan yung orientation niya. Pwede rin naman pa ganito siya. So, paghiwalay natin yung dalawang triangle natin na to. Ito yung dalawang triangle natin nung binirake down natin. So, una muna ito. Itong case na ganito. Ito yan. So, ayan, triangle na yan. And then, pwede rin ito ngayon yung, ayan. So, ito ngayon yan. So, dalawang triangle yung nabuo natin. So, mangyayari yun pag yung angle A natin ay acute angle at yung H ay mas maliit sa A at yung E naman ay mas maliit sa B. So, balik ulit tayo dun sa example natin kanina. Balik ulit tayo dun sa example natin kanina. Tapos, i-analyze natin yun according to this. Itong given natin kanina. So, angle A, 45 degrees, 22 minutes. And then, A, 2.95. B is 3.52 centimeters. So, meron tayong A, B. Para makuha natin yung H, so ito nga yung formula natin sa pagkuha ng H. H is equals to B sine A. So, solving for H, ang lalabas ay 2.505 centimeter. So, mapapansin ngayon natin dito na itong H ay, so ilagay natin. So, itong H ay mas maliit kumpara sa A. Ito yung A. At mas maliit naman itong A kumpara sa B. So, kaya dalawang triangle yung lumabas sa atin kanina. So, i-drawing ulit natin yung triangle dito para mas ma-visualize natin. So, ito yung triangle na lumabas sa atin kanina, yung dalawa eh. So, napapansin natin, pareha siya ngayon dito. So, dalawang triangle nga yung lumabas. So, baka nalilito kayo, bakit ganyan ang orientation nito, halimbawa. Pwede kasi nating i-flip yan. So, ito, pag binaliktad natin, yung letter C yung mapupunta dito, as yung A yung nandito. So, parehas lang yun. Ganito yung kalalabasan ngayon nun. So, ito yung isang triangle natin. Ito naman yung isa. Okay. Ito naman yung last case natin. Okay. So, dito, isang triangle lang yung mag-e-exist. So, sa una, consider natin yung
angle A natin ay acute. So, pag yung angle na A natin ay acute, and then yung A ay mas malaki sa B. So, halimbawa dito, itong A mas mahaba siya sa B. So, napapansin natin, nakabuo ngayon siya ng isang triangle. O kaya naman, pupwedeng yung A ay equal sa H. So, ito equal sa H. So, essentially, ito ngayon, ang nabuo ngayon dito ay isang right triangle. Ayan, right triangle ngayon yan. So, isang triangle lang ang mabubuo din. So, pag ang A naman natin ay obtuse angle dito, at yung A ay mas malaki sa B, isang triangle lang din ang mabubuo. Okay, so magbigay tayo ngayon ng mga examples. Tignan ngayon natin itong situation na to. Ito yung data na binigay sa atin ngayon. So, meron tayong A, B, and then kulang pa tayo ng H. So, kunin ngayon natin yung H. So, okay, ito. Nakuha na natin yung value ng H. Yung H ay B sine A. So, that is 25 sine AT is equal to 24.62, yung H. And then, yung angle natin ay 80 degrees. So, ito ay acute angle. So, makikita natin dito na yung A ay acute angle at yung A naman ay less than H. That is, ito ngayon yung situation natin, okay? So, saan ba natin nakita kanina to? Acute, tapos yung H ay greater than A. So, kung titignan natin, dito yan sa, yung sa unang-unang part, okay? Itong unang-unang part, A is less than H. So, mas malaki yung H dito kaya sa A. And then, ito ay acute angle. Kaya dito, sa situation na ito ngayon, wala tayong mabubuong triangle ngayon dito. So, kung ino-drawing natin, ganito ngayon itsura nung scenario na yan. So, walang triangle. So, dito naman tayo for our number 2 problem. Ito naman yung mga given data natin. So, tignan natin kung anong kalalabasan ngayon ito. So, meron tayong A, B. So, kunin ulit natin yung value ng H. So, same approach pa rin. So, ito naman ngayon, nakuha na natin yung H. So, dito, diniretso ko na yung H. Yung angle natin ay acute angle and yung H natin ay 3.5. So, dito, mas malaki naman yung A natin. Mas malaki yung 6. So, titignan natin ganito. Ito ngayon, H is less than A. So, ikumpara naman natin tong A sa B naman. Kasi mas malaki tong A eh. So, that is, yung B ang pinakamalaki sa kanila kasi 7 yung B. So, yung pag ganito naman yung situation, dalawang triangle yung mabubuo natin dito. Kasi ito yung sa number 2. Tignan natin ha. Ito yung sa number 2. Yung A ay acute and then H is less than A, less than B. So, dalawang triangle yung mabubuo natin para dito sa number 2. So, drawing ulit natin yung triangle na yon. Ito naman yung dalawang triangle natin. So, ito muna, A, B, C. So, dito yung angle B ay acute. So, ito naman yung pangalawang triangle na pwedeng mabuo. Triangle A, B, C din. And then, dito yung B natin, yung angle B ay obtuse. So, parang ganito rin yung scenario sa example natin eh. So, okay. For our last problem, ito naman ngayon yung data natin. So, pwede nyo na rin subukan. Tapos, tignan nyo kung ano yung kalalabasan. So, okay. So, ngayon kung gagawin natin to, kunin ulit natin yung value ng H. So, that is, so, dito, yung value ng H natin ay 7.713. At yung angle naman natin, yung angle A ay acute angle. So, dito, mapapansin natin na yung relationship ng AB at ng H ay, eto ngayon, H less than B less than A. Pero, wala naman tayong gantong case sa mga napag-aralan natin. Wala tayong gantong case. So, titignan pa natin yung ibang possible case dito ngayon. So, that is, A greater than B. Dahil yung 22 mas malaki sa B. So, ito. At alam natin, at yung angle natin ay acute angle. So, ito. Kung titignan natin ngayon to, itong gantong data natin, ito ay makikita natin sa pangatlong case. So, ito ngayon yun. Okay? So, A is acute. A is greater than B. So, may mabubuo tayo ngayong isang triangle ngayon dito. So, i-drawing ngayon natin yung triangle natin. So, pag din-drawing nyo ngayon yung triangle nyan, ganito ngayon yung itsura nung figure na makikita nyo. So, okay. So, ito yung lesson natin para sa ambiguous case.